writer, and series creator, best known for her works on Encantadia, Alyas Robin Hood, Ika-5 Utos, at ang paparating na, maraming nag-aabang dito, pati ako, Voltes 5 Legacy. Ayan, Ma'am Suzette Doctolero. Musta po kayo? Hello everyone. Thank you so much for visiting us here today. How's the quarantine life? Okay naman, bored. surviving. Lahat naman tayo. So ma'am, mga 25 years na kayong nagsusulat sa industriya. Kaya gusto naming itanong, for you, what makes a good soap opera? Ang gauge niya na yung audience eh. Mm-hmm. Kasi pag nag-rate siya at tinangkilik ng audience, then that's a good soap opera. That's a good winning soap opera. I think it starts with a good emotional story. Something na makaka-relate ang tao. Yung mga universal theme like love and family and betrayal, yan ay magandang tema para sa isang soap opera para manood agad ang audience. For example, marami nagtatanong, bakit puro kabitan halos na nakikita kahit sa ang istasyon, no? Kahit ABS-CBN, kahit ang TV5, ang GMA ay guilty dyan, ang dami-daming. At bakit siya nag-work? Because tinatap niya yung insecurity ng relasyon, di ba? Yung, my God, halimbawa, bagong kasal ka, tapos manonood ka nito, oh my God, manonood ako nito because I wanted to know kung ano gagawin ko sakaling magloko ang asawa ko. Ano siya, true siya sa lahat ng tao na nasa relasyon eh. Ika nga, very personal siya sa masa. Very personal, yeah. Relatable, very relatable. And what makes a bad soap opera naman? Well, ako gumawa ako ng bad soap opera na talagang kinahihiya ko, no, yung gagambino, no. It's a story ni Carlo Caparas, no, yung tungkol dun sa gagambang lumaking dambuhala tapos sinasakyan siya ni Bino. Tapos superhero yung gagamba. Bakit siya bad soap opera para sa akin? Kasi hindi naman napanindigan talaga yung effects noon eh. Dumating kami sa point na hindi na namin pinapakita yung gagamba kasi ang hirap ng effect. Yung daily grind. So yung kamay na lang ng gagamba na gawa ganyan siya. So pangit na pangit ako dun sa soap opera na yun. But wagi siya sa audience at nasa top 10 siya ata at ng nota mo, nationwide ratings at the time. So, sino ang question sa kung nag-rate siya at tinanggap siya ng mga bata? Paano naman po na buo yung hilig nyo sa pagsusulat? Okay, I grew up in the Scottish area ng Putatan Muntinlupa. Yes, yes, that's the name. Putatan Muntinlupa. Ultimo yung pangalan kasi it's Putatan Muntinlupa. It's squatters area talaga siya. Karamihan ng mga nakatira doon ay mga laya, bagong laya from Muntinlupa, no, yung sa jail. So, sanay ako na mga kapitbahay ko ay bagong laya o talagang dregs of the society. Talagang nakikita ko pa minsan yung mga gang war doon eh, nagpapanaan sila ng mga ampako ang kanilang bala, no? So, at nag-itakan. Talagang ganun. In fact, yung kwentong yan ay yan ang basihan ng kwento ng Alyas Robin Hood. Alyas Robin Hood. I'll tell you a story. May dumating sa amin at sumisigaw na yung kapatid ko raw ay nakita na halos patay na. Nakita namin nakasilid sa isang sako. Tapos iniwan siya sa Riles ng Tren because we live sa tabi ng Riles ng Tren. Typical talagang squatter sa area. So, nung buti na lang nakasurvive yung brother ko, may mga saksak siya at talagang iniwan talaga siya sa Riles ng Tren para mamatay. Now, galit na galit siyempre ang tatay ko because anak niya yun eh, di ba? So, ang father ko, gusto namin magdemanda and then dumating yung maton na gumawa nun sa brother ko. At sinabi niya, huwag na kayo magdemanda. At naglapag siya ng barel sa harap ng tatay ko. Natakot siyempre yung tatay ko kasi ano laban niya sa barel. At hindi na siya nagdemanda. Pero I think that's, iyan yung sinabi niya sa amin eh.
gumawa kami ng paraan para makaalis sa lugar na yon and make something out of ourselves, di ba? Yung kahit pa paano may mangyari sa buhay namin para magkaroon kami ng choice na balang araw maidemanda namin ng mga taong gusto na mananakit sa amin or something, no? So yun yung naging basya ng Alyas Robin Hood. Hindi siya araw, ha? Alyas Robin Hood. Alyas Robin Hood. At the time, I wanted to be a lawyer. But hindi afford ng tatay ko na pag-aralin ako ng 8 years. So, ang next best thing na gusto kong mangyari ay maging writer. At the time, nauso ang mga popular novel. You know, yung mga nobelang Tagalog. So, I went to the National Bookstore at tinignan ko yung mga books. At may nakita ako yung isang libro doon. At pagbukas ko, nakita ko ang editor-in-chief ay si Luwalhati Bautista. My God, di ba? Pag writer ka, siyempre pipili ka ng guro. Mm-hmm. Yung ba pinamagandang guro for me sa nobela, kundi isa si Luwalhati Bautista. So, tinignan ko, binili ko yung libro. Hindi ko alam kung paano ko nabili yung libro. I'm sure hindi ko ninakaw. I'm sure. Inuwi ko at pinag-aralan ko siya. So, nung pinag-aralan ko at sinabi ko sa sarili ko, ganito palang gumawa ng libro. Ito, gumawa ko ng novela in 1 week. Ako si Alex Babae. And then, tinawagan ko ang Anvil Publications. At nagpanggap akong kamag-anak ni Luwalhati. Sinabi ko, magaling ako ng Visayas. Nandito ako sa Pier. Gusto ko makuha ang address ni Luwalhati kasi uuwi ako sa kanya. At sinuwente ko because siguro yung staff doon medyo tanga, no? So binigay niya sa akin yung address ni Luwalhati. Kinatok ko ang gate ni Luwalhati Bautista na punong-puno ako ng pawis. Talagang lumalag. Talagang yung pawis ko bumuhos sa kanya. Parang inulan, di ba? Hindi naman umuulan at the time. And then sinabi ko, nung kinatok ko tamang-tama, si Luwalhati Bautista ang nagbukas ng gate. At sinabi ko, at nagpakilala ko, ako po si Suzette Doctolero, gusto ko pong maging writer. Kala ko ano sasabihin mo, kamag-anak ko po kayo. Siyempre hindi gina. Sabi ko, gusto ko pong magsulat. Ito po yung patunay na gusto ko pong magsulat. Ito po yung nobela ko. She told me na maghintay ako ng 1 week at makakarinig ako sa kanya. So, after 1 week, nakatanggap ako ng message sa beeper. Tapos, nakalagay doon parang congratulations. Tinanggap ko yung nobela mo at ipapublish siya ng Anvil Publications. So, ako si Alex Babae. That's my first akda na ginawa. It's a novel. Feminist novel, no? Tungkol sa babaeng pangalan ay Alex. Do you prefer local or foreign works? Siyempre local. Because, okay, ang dami-daming kwento pa sa Pilipinas na hindi nakukwento. For example, nung ginawa namin ang Sahaya, yung Sahaya ay kwento ng mga Badyao, no? Nagpunta kami ng Tawi-Tawi. Pagdating namin sa Tawi-Tawi, ibang-iba yung mundong yon because itong Manila, westernized, napaka-westernized ang culture ng Manila. Pero pagdating mo ng Tawi-Tawi, pagdating mo ng Mindanao, napaka-Asian niya talaga, pati architecture, food, kung gaano kayaman ang history at saka culture ng Pilipinas na pwedeng pagmula ng kwento. So bakit kailangan kong mag-angkat sa ibang bansa? Okay. Yung Encantadia ay Filipino-based. Kaya lang pag sinulat mo, pero nung ginawa nila at dinesign nila, ginaya nila sa Lord of the Rings. Iritang-irita ako, di ba? Pero siguro at that time, sikat siguro ang Lord of the Rings, kaya ginawa nilang ganun. Bakit mas gusto nyo yung original na Encantadia kaysa dun sa remake nung 2016? Kasi yung original, yun ang totoong kwento eh. Kasi with the remake, ang daming nangyari na lumiko ang kwento na naiba kesa dun sa original. For example, nabuntis yung isang artista, so kinakailangan patayin agad yung character niya. Maraming ganun pangyayari. Plus, mas maganda si Imaw dati. Yung duwende. What attracts you the most to soap operas? Pag writer ka, syempre gusto mo, binabasa ka, pinapanood ka. Ang television ay may built-in audience. Kung ang populasyon ng Pilipinas ay 100 million, kahit nasabihin mong 50 million doon,
na napakababang numbers ang nanonood ng soap opera, that's not bad. That's 50 million. Eh, pero mas malaki pa doon ang audience eh. Diba? Sabi nga nila, sa bawat bahay sa Pilipinas, laging may television doon. Oo, lagi. It's either manonood yung matatanda o kaya yung maid. Pwedeng hindi na manood yung mga bata, pero yung mga nanay at ano magulang ng bata o lolo at lola, tiyahin, maid ay manonood. So, that's the reason why I went into television writing, especially soap opera writing, because ito lang ang medium na may built-in audience na ang lawak-lawak, ang laki-laki. So, what aspect of the soap opera genre or yung teleserye do you feel gets misunderstood? Ang soap opera mismo ay most maligned na medium. Mm-hmm. Because one, ang tingin ng iba sa soap opera ay masa, cheap, jologs, at lahat na ng hindi maganda, no, pambobo. Which I don't agree. Because dapat dito nga sa soap opera magsulat ang mga writers eh. Lalo na yung mga writers na tingin nila sa sarili yung matalino. Because ito yung medium na may audience kang milyon-milyon, masa, at na pwede mong ma-educate, na pwede mong ma-inform, na pwede mong maturuan, di ba? Yet, hindi nila ginagamit yung platform na yon. Bakit hindi ginagamit yung medium na yon? Before, isa lang ang kwenta ng soap opera, tungkol sa pag-iibigan lang ng isang lalaking mayaman at isang babaeng mahirap. So, ganun lang ang molde ng soap opera. Pero, nag-evolve ang soap opera dumating sa point na ang dami niya ng tema, ang dami ng stories, ang dami ng settings, ang dami ng genre. Hindi na lang siya drama, hindi na lang siya romance. Pwede na rin ng fantasy, pwede na rin ng comedy, pwede na rin ng historical fiction, pwede na rin ng science fiction. Kahit ano, as long na mapag-work mo, then pwede na siya. Pag gumagawa kayo ng mga soap opera para sa GMA, ano mga bagay ang kino-consider nyo muna bago ipakita to sa mga executives? Pag gagawa ako ng kwento, because at this point, tagal ko nang nagsusulat, ngayon ang konsiderasyon ko ay anong soap opera ang gusto kong gawin na maski ako as writer matututo ako, na maski ako as writer hindi ako kakalawangin, because yun ang problema ng writers eh. Pag nasanay ka, eh, ito lang yung ginagawa mo, drama lang, tapos traditional lang. Maski yung mind mo, di ba, nagiging makitid at maliit. Yun ang takot ko eh. That's why, kung titignan mo yung lahat ng ginawa ko, iba-iba siya. Iba-iba yung genre, iba-iba yung tema, iba-iba yung because, mas takot ako na mabaliw ako ng mga lawang kesa kung ano pa man. At the time, di ba, uso ang BL. Ngayon na lang nauso yung BL na yan. So, sabi ko, gagawa ako ng kabitan. Pero may twist. Ang twist, hindi babae. Lalaki yung kanyang lover. So, at the same time, LGBT teen story siya. So, nung ipinitch ko siya sa taas, nagustuhan agad. To be fair with GMA, napaka-liberal nila in terms of stories eh. Masasabi nyo ba na malaki yung creative freedom yun dun sa GMA? Oh, sobra ang creative freedom ng GMA. Sobra. Right, nasa writer na lang kung siya mismo ay malawak din ang kanyang creativity. Pero sobra with my husband's lover lang na inapprove nila, di ba? So, mm-hmm. Nung na-produce my husband's lover, yung first week nga, ang problema namin, walang commercial. First week, walang commercial. Sabi ko, my God! Bakit nga ba walang ads? Dahil nag-back out yung mga advertisers? Dahil, no, because at that time, hindi pa subok, risky ang LGBT team. First time nagbuwa yun sa television. So, tinitignan ng mga advertisers kung mag-rate ba to. Parang hindi mag-rate to eh. Pero, naging palasak siya. Pinag-usapan siya. Maraming nanonood.
to a point na kahit nasa grocery ako, narinig ko, pinag-usapan siya. Sabi ko, ah, okay, nag-relate siya. And then, dumating yung commercials. To a point na halos wala nang mapanood sa show, puro commercial na lang. Dinagsa naman siya ng commercials. So, ang consideration ko lagi ay, ano ang bago dito? Ano ang pwede kong ibigay dito na bago sa para sa audience? Mm-mm. Anong twist ng kwento ang kahit na traditional siya, pwede mong i-twist, bigyan ng bagong bihis para mukha pa rin siyang bago. Dahil napaka-rating based na mga TV series natin, may ilang mga programa, 'di ba, na nagtatapos dahil wala nang masyadong nanonood o bumababa yung ratings. Gaano kadalas nagtatapos ang isang teleserye dahil napag-desisyonan nyo lang na tapos na yung storya na gusto nyong ikwento? Sa GMA, hindi kami nagpapahaba talaga. Ang pinakamahabang soap namin ay umaabot lang ng 1 year. Pero generally, nasa 16 weeks lang kami. Laging 16 weeks kasi gusto namin bago ng bago. Bali, may nakaset na storya palagi. Oo, may nakaset na yung 16. Yung 16 weeks na yun, buo na yun. So, kung 16 weeks, whether mag-rate ito o hindi, ah. Pag hindi mag-rate, i-shorten yan. Usually, magiging 10 weeks na lang. Pero so far, ako wala naman akong ginawa na 10 weeks lang eh. Pag mag-rate ng sobra, minsan, i-extend ng another 2 weeks. O, tapos magre-rate ulit, mag-extend uli ng 4 weeks. Pero hindi yan naabot ng 1 year. Hindi kami nagpapaabot ng 1 year. Since mabilis po yung paggawa ng mga teleserye, yeah. How do you meet deadlines without sacrificing yung story? Okay, dahil ako ay mabagal magsulat at alam ng lahat yan, that's why, for example, yung slot ko, yung slot 1, 2003 meron na akong buong kwento eh. Next year, ang gagawin ko ay Maria Clara. Noli Mitangren, Il Filipino Turismo yan, pero Maria Clara ang title. And then Vault is 5, sabay yan. Pag ngayon pa lang, gagawin ko na siya. Mm-hmm. Para may preparation ako. Kasi may research yun eh. Ayoko, kasi pag, lalo na pag mahirap yung show, like yung Legal Wives, ang hirap ng show kasi ibang-iba ang way of life at thinking ng isang Muslim sa isang Christians. Iba siya kasi sa akin. Ako, Kristiyano ako. Tapos, yung sulat ko, Muslim. Ang hirap-hirap niya. So, kinakailangan muna ng research yun. In fact, heavily researched talaga itong Legal Wives. Ito yung pinakamahirap ko nagawa. Mm-hmm. More than the Voltes 5. Ang dali lang Voltes 5 eh. Kasi merong may source animated material na yun eh. May source material. Parang, dali-dali naman siya. Itong Legal Wives ang mahirap. Itong original ang mahirap gawin. Kung may isang bagay kayong pwedeng baguhin sa TV industry, ano yun? Okay. Hindi baguhin, kundi dapat idagdag. One, noong na-nominate sa Emmys International lang, My Husband's Lover, nagpunta kami ng New York. Ang papandak na, ang papandak namin, natatangkal doon mga kapama kasi mga Europeans, mga Amerikano tsaka Canadian, tsaka mga Aussie, sa mga New Zealand. Mga six-footer. Oo, yeah, kami mga, Diyos ko po, mga Pinoy, tsaka Japan, papandak diba? So, pagdating namin doon, nakita namin yung iba't ibang mga nominated na shows. Grabe ang budget nila. Grabe talaga ang budget nila. Imagine yung isang trailer ng isang show na Brazilian soap na nanalo. Nakikita mo yung isang bidang lalaki nakasakay sa kabayo. Top shot. Libo-libong kabayo. Tumatakbo lang. Libo-libong kabayo. Hindi siya animation, ha? Hindi siya effects. Sabi ko, ano ba yan? Tapos wala naman laman yung content. Parang, oh, ang dami nilang pera. Nung pinalabas yung trailer ng My Husband Lover, it's so emotional kasi napakaano ng kwento. Mm-hmm. Pero tinanong nila, magkano budget? Kasi may ceiling yan eh. For example, pag sinabi mo $500,000 or $1 million ang budget mo, ibig sabihin, may quality. Mm-hmm. Bilhin nila. Tapos malalaman nila, under lang yung budget namin kasi ang baba ng budget ng Pilipinas. Hindi nila bibinin because alam nila yung quality. Eh, puro interior lang naman ang My Husband's Lover, bahay-bahay, di ba? Dahil ang Korea ay kilala sa paggawa ng mga K-drama. K-dramas,
At ito'y naging isang pambansang negosyo. Kasama na to sa kanilang ini-import, di ba? Ina-export. In fact, ang government mismo ay gumagawa ng mga locations na may island ay isang malaking ginawa para maging shootingan ng mga Koreano. Tapos bibigay pa ang government ng pera. Dito sa Pilipinas, walang ganon. Walang tulong ang government. Walang pakialam ang government natin magmula pa noon hanggang ngayon sa kultura. Well, si Marcos at the time, oo, nagbigay because of the ECP. Kaya may mga Lino Broca ka at the time at ang daming golden era ng movie yung panahon ni Marcos eh. Kaya lang si Marcos yun, diktador, di ba? Bumawi din naman ng bongga-bongga lolo sa mga pagnanakaw niya. Pero kung legacy ng mga na-produce ng mga pelikula na nagtulong ang gobyerno, maraming nagawa yon. So ma'am, sa paggawa ng mga programa o pelikula, halos kasama na rin dyan, di ba, yung mga backlash, criticism, at comments, especially yeah. online. Napansin namin na very active kayo sa social media when it comes to these yeah. discussions. Why do you think it's important yeah. for writers to be able to discuss their work with the audiences? Ako nga pinagsisihan ko na malapit ako sa... Bakit naman? Ako available ako online, no? Kasi tinitingnan ko kasi ko ano ang reaksyon ng audience sa ginagawa ko. Mm-mm. Pag palabas na yung show ko, hindi ako makikipag-away. Kasi karapatan na ng audience yun eh. Panoorin mo, hindi ka napangitan ka, sabihin mo, pangitan ko. At least, palabas na, di ba? Ang busy na busy ako, hindi pa pinapalabas, inuunahan na nila, pangit yan, ganito yan, I don't talaga ako, napapamura. Nakikipag-away ako. Kasi isang malaking katangahan na i-discuss isang bagay na hindi pa napapanood. No? Pero active ako sa social media because one, bored ako. two, gusto kong makipag-interact sa audience. What would you say is the best audience interaction you've had? Encantadia. Ang Encantadia kasi maraming fans. May cult following yung Encantadia so hindi ko na siya isasama. Mm-mm. But with my husband's lover, hati yan. Merong nanonood because ultra-religious sila. At gusto nila ako ipagdas at minumura nila ako at sinasabi nilang isa akong demonyo at ako'y mapupunta sa impyerno. Grabe naman. Pero merong isang part ng mga audience na talagang gustong-gusto nila yung palabas. In fact, ang daming nagladlad sa akin sa PM. At sinasabi nilang nung napapanood nilang My Husband's Lover, sila yon. Sila yon na hindi makapag-out because ganito, ganyan, ganito. So, may mga nakaka-inter ako. So pag ganon, maganda siya because alam mong tumatak yung ginawa mo sa isang tao mm-hmm. o sa ilang tao. Can you tell us anything about the upcoming Voltes 5 series? Ang Voltes 5 ay parang gate para magdagdag ng bagong genre sa soap opera. At ito ay yung animation. Kasi kasi talagang parang 60% dito ay animation. Kasi parang ito yata yung pinakaunang andaming bongga yung CGI. Oh. Yeah, pero hindi ito yung una. May pangalawa na for next year then. Pero 4 episodes lang at series okay. lang siya. So secret pa to, secret pa. Bawal mo na sabihin. Okay. Pero ginagawa na natin to, no? So hopefully magtagumpay kasi ang gagaling ng mga animators eh, ng mga Filipino animators natin. Kung nakita niyo yung teaser, so okay naman siya eh. Kaya naman, lalo na't may time na gawin. Nahihirapan lang kami ngayon because pandemic, bawal mag-shoot si Little John. So, kasi bawal ang bata eh. So, yun. Eh, hindi naman pwedeng ikasuktanda si Little John. Naawain tayo. Oo, why? Una-ano na lang. Una-ano. Well, maraming salamat, Ma'am Suzette, for this enriching conversation. Pero, bago tayo magtapos, may huli po kaming katanungan. Okay. In 5 sentences,
What stories do Suzette Doctolero tell? Okay. What stories? One, conscious effort. Ayoko ikahiya ako lang anak ko kasi may anak ako eh. And he's 14 years old. Ayoko yung pag pinakita niya, makikita niya, ay parang ba't ganito ang mga soap opera ng nanay ko. I want him to be proud of my work. Kaya as much as possible, tinatry ko na kahit papano, kahit na may old doon sa kwento, may something new pa rin. And then, most of the time, mas gusto kong gumawa ng mga kwento na may culture. I wanted to tell the story of our bansa. Kahit pa ba na pagdating sa history at saka pagdating sa cultural aspect, may mga naipapalabas tayong mga ganong klaseng shows. Yun ang mga gusto kong gawin. At yun ang mga gusto kong ikwento.